Diyos ay mabuti. Dapat ba natin pasalamatan at lang sampay ng Diyos? Sino sa inyo may ginawang mabuti ang Diyos? Tasang kamay. Okay. Yung walang ginawang mabuti ang Diyos, tasang kamay. Okay. Kaya ako tinatanong para magpasalamat tayo sa Panginoon. Para pag naisip natin, oh, mabuti ang Diyos sa akin, na lagi akong binibigyan ng kalusugan at linaw ng paningin. So, magkakaroon tayo ng init sa pag-awit at pasasalamat sa Diyos. Amen! Amen. Kaya lagi ko tinatanong, ang Diyos ba'y mabuti? Amen. Kaya sige, awitan pa natin ng Panginoon. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Patuloy po tayo lumapit sa presensya ng Panginoon at alalahanin natin ang kabutihan ng ating Diyos. Tayo'y niyakap ng ating Panginoon sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kasalanan. At sa umagang ito, ang ating tugon sa kabutihan ng Panginoon ay sambahin, paniwalaan, at itaas ang kanyang pangalan sa ating kalagitnaan. Sambahin po natin, awitin natin ang sama-sama habang hindi karapat dapat. Habang walang kakayanan.
sa aking karunihan. Inibig mo ako. Special sa atin ang araw na yun sapagkat every Monday pinag-uusapan natin yun. No, parang laging mahal na araw sa atin. Ano yung verse ko? Unang Korinto 2:9. Subalit katulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Alam niyo po ang Diyos, pag yan ay nagsalita, sabi ng Diyos, it will not return to me void, no? Sabi ng Diyos, hindi yan babalik na walang laman. Sigurado na ang salita ko, sabi ng Diyos, ito'y gagawa ng kung anong, bakit ang salita ay dumating, gagawain niya kung ano yung kanyang sinalita. Ito'y mangyayari. Ang sa 10. Ngunit ito'y inihayag na, but God revealed, no? Alam niyo ang Diyos, pag yan ay dumating, ang Espiritu ng Diyos, pag yan ay dumating, ang isa sa kanyang ginagawa, siya ay nagpapahayag. Nagre-reveal siya ng mga bagay na hindi kayang abutin ng ating pag-iisip. May mga bagay na hindi natin alam, pag dumating ang Panginoon, siya ay nagtuturo o magtuturo ng mga bagay, siya ay maghahayag ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin. Taas nga ang kamay ng mga taong tumanggap kay Kristo. Okay.
sa mga taong tumanggap kay Kristo, oh, sabi ni Apostol Pablo, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam ng iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Ano nyo, ano? Sabi ni Pablo, ang tao ay mayroong Espiritu, ano? Kahit wala pa si Kristo sa atin, mayroon pa rin tayong Espiritu. Sapagkat ang binubuo ng pagkatao ng isang tao ay ang ating katawang laman, nakikita. Katawang kaluluwa, hindi nakikita. Katawang Espiritu, hindi nakikita. No? Sabi dito sa ating binasa, walang nakakaalam ng iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Sino sa inyo tumanggap kay Kristo? Nasa atin ang Espiritu ni Kristo, ha? Lagi nyo tatandaan yan. Lagi yan sinasabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam na ang isang taong nakipag-isa na kay Kristo, tayo ay tirahan ng Espiritu Santo. No, ano ibig sabihin ng Santo? Hindi na nakakaalam, anong meaning ng Santo? Ha? Mabuti, banal. No, kasi dyan nagtatalo-talo ang maraming tao, eh. Espiritu daw pangalan niyo, Pilido raw ay Santo. Ang isang tao, kapag ang Espiritu ni Kristo ay nasa kanya, siya ay pwedeng tawagin na isang banal na tao. At siya ay tinatawag talagang banal na tao, holy man. Ang isang lugar, kapag naroroon ng Diyos, ito ay tinatawag na isang banal na lugar. Banal ang lugar na ito. Tanggalin natin ang ating mga stepping. No? Yung salitang santo o banal o mabuti, ang ibig sabihin nun, isa lang, ayaw niya ng kasamaan. No? Ang isang salita, para mas maunawaan natin, kailangan alam mo ano yung kabaligtaran nun. Yun ang isa sa magandang pagpapaunawa ng mga salita kapag hindi mo maunawaan. Kasi kung minsan, pag hinubay mo yan sa Hebrew, sa Greek, sa Latin, lalo maglalabo-labo yan. Pero pag ginamit yan sa salita dito sa Bible, yun ang pinakamainam na paliwanag. Ano yung salitang yun? Doon sa pangungusap, paano siya ginamit. Okay. Sino naniniwala sa inyo? May Espiritu. Okay. Balik-aral nga tayo saglit, no? Balik-aral ng konti. Para mas mainam. Kasi lahat ng pinag-aaralan natin at pag-uusapan pa, yan ay nakapundasyon doon sa Genesis, sa simula. Yung ating laging sinasabi, nung pasimula ay nilingha ng Diyos ang langit. Genesis 1:1-3. Sige, pakibasa. Sino may Bible? Pakibasa ng malakas. Genesis 1:1-3 at saka John 1:1-3. Balik-aral lang konti. Para mas mainam. Sige, Rod, Mike. Ay, sino ka nakakita? Teka, Mike. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Mag-entry. Okay, John 1:1-3. John 1:1-3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay. Nang pasimula, kasi kailangan lagi para mas panawa natin, eh. Kasi ayaw ko lang lagi tayo babalik dyan. Pero ibabalik ko lang konti dyan kasi para mas maunawa natin yung mga
ating pag-uusapan. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Paano siya lumilikha? Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagsasalita lang. John chapter 1, verse 1, ang sabi lang, nang pasimula ay naroon na ang salita. Nang pasimula pa, ay naroon na ang salita. Okay, langit, lumikha ang Diyos. Ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita... Kailan niyo mabuti ha? Kasi ang Espiritu Santo, kapag siya'y dumating, siya'y ipapakilala niya ang Ama at ang Panginoong Yesus. No? At tanan niyo, lagi natin pinag-uusapan dito tungkol kay Yesus. Bakit? Sapagkat ang nagtuturo dito sa atin, hindi karunungan ng tao ang ating pinag-uusapan, kundi karunungan ng Diyos. Tuloy pa, ano, Rod? Kasama na ng Diyos ang salita sa simula pa, Genesis. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Okay. Yung example ko lang, ibabalik ko lang ulit. Pastor Alex, pwede pong dito, saklit. Kunyari, ang Diyos ay walang katawan ha, ang salita, wala pa rin katawan ng salita, hindi pa siya nagkatawang tao ha. Lumikha ang Diyos sa pamamagitan ng salita. O kunyari, ako yung tagapagsalita ng Diyos. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng tao, magkaroon lahat ng nilikha ng Diyos, salita lang. Matapos, ang sabi roon, at ang salita na tagapagsalita ay kasama ng Diyos, ay Diyos. Okay, ang makikilala natin lagi si Kristo, ang Panginoon. Okay, sa 14, ang sabi rito, John chapter 1, 14, John chapter 1, 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita, walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan ng salita. Okay, malinaw sa atin lahat, ano? Tao, puno, hangin, walang nilikha ang Diyos na hindi sa pamamagitan ng salita. Okay, ako yung nagsasalita. Kasama ng Diyos ang salita. Okay, sa John chapter 1:14, at naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin siya ang kaisa-isang anak ng Diyos, ang buktong na anak. Okay, si salita, nandito kami sa langit, nagkatawang tao. Okay, nung nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, anong sabi doon? John 1:10, dumating ang salita sa salibutan, ngunit hindi siya kinilala ng salibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan. 12, subalit, ang lahat ng tumanggap kay Kristo sa salita na nagkatawang tao at sumampalataya sa kanya, ibinigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Okay, yung mahal na araw, pinagdiwang natin, sino sa inyo lang pinitensya? No, ginagaya nila yung ginawa ng Panginoon. Hindi na natin yung kailangan gayahin, bakit? Tapos na yun. Ang gagawin na lang natin ngayon, yung sino mong maniwala, tumanggap doon sa salita na lumikha sa lahat ng bagay na wala anuman nilikha na hindi sa pamamagitan ng salita, bumaba ng katawang tao pero hindi siya nakilala, kaya siya pinatay, ipinabo sa krus. Kasi doon sa Israel, yung kababayan ng Panginoon, Hudyo, ang Panginoon kasi isang Hudyo, nakatira siya doon sa Israel. Nung nagpunta siya raw, 2,000 years ago, yan ang lagi sineselebrate tayo every mahal na araw, kaya holiday tayo nung nakarang linggo, kasi holiday ang buong daigdig. Buong daigdig, ay mga Muslim country, sineselebrate yata yan eh. Meron yung Pasko pala sineselebrate nila. Okay, hindi natin siya kailangan gayahin sapagkat ang sinabi, ang lahat ng maniniwala sasampalataya doon sa salita na nagkatawang tao na buktong na anak ng Diyos, sasampalataya, anong mangyayari? Magiging ka rin anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita na nagkatawang tao, nung nasa langit sa salita, walang katawan, espiritu, ang Diyos ay espiritu, kasama ng salita, espiritu, ang salita ng katawang tao,
nagkataong tao pinatay, nilibing, bumalik uli doon sa langit, no? Bago mag-upisa ng ministeryo si Jesus, ang Espiritu ng Diyos ay pumaba na parang kalapati, hindi sila nag-iwalay. Lagi silang magkasama. Hindi sila nag-iwalay kailanman. Hanggang ngayon, lagi silang magkasama. Kaya sinabi ng Panginoon sa John chapter 10:29, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin, sabi ni Jesus, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa aking ama. 30, ako at ang ama ay isa. Ay, pag sinasabi ng Panginoon niya, nagagalit ang mga tao at dumampot sila ng bato upang patayin si Jesus. 38, nasa akin ang ama at ako ay nasa ama at ako ay nasa inyo at ikaw ay nasa akin. Kaninyo, ano? Nagiging isa tayo, ano? Nagiging isa tayo kay Kristo, ano? Bakit hindi yan maunawaan ng maraming tao? Sapagkat yan ay talagang hindi maunawaan kung wala ang Espiritu ni Kristo. Kapag ang isang tao hindi naniwala kay Kristo, hindi siya nagsisi, hindi siya tumanggap sa kanyang mga kasalanan, kahit anong pangunawa gawin niya, hindi niya yan maintindihan. Para sa kanila, ikahangalan ito sa mga taong wala ang Espiritu ni Kristo. Pero magpasalamat tayo, bakit? Dahil ang Diyos nag-reveal sa atin. 1 Corinto 2:10. But God revealed, ni-reveal sa atin ng Diyos. Bakit ang Espiritu Santo, pag yan ay dumating, yan ang nagre-reveal ng mga misteryo. Ang Bible, ito ay punong-puno ng tinatawag natin misteryo. Mystery. Mystery, hindi yan kayang ipaliwanag ng salita lamang. Paano lumikha ang Diyos? Ay, may factory ba yun? Paano siya namatay? Paano nabuhay ulit 3 araw? Paano umakyat sa langit? Anong sinakyan? Anong pinakain? Hindi yan paunawa ng taong matalino. Kaya doon sa UP, punta ka sa UP, ang dami doon tao na naniniwala dito sa ating pinag-uusapan. Bakit? Ang marunong, ang matatalino, lagi yan naghahanap ng ebidensya. Laging mayroong datos yan. Ang mga scientist, may datos yan. Pag walang ebidensya, hindi naniniwala yung mga yan. Pero magtataka ka, pinapaniwalaan nila yung paano nagkaroon ng daigdig, yung Big Bang Theory. Yung Evolution Theory ni Darwin. Pinaniniwalaan nila yon ng tayo raw unggoy, eh galing, kung tao galing daw sa unggoy. Ay maaari siguro kung kamukha ko. No, pag ikaw ay naniwala sa turo ng demonyo, hindi ka maniniwala dito sa pinag-uusapan natin. Pag ikaw ay naniwala sa turo ng demonyo, turo yan ng demonyo. Kapag ang isang tao kumain ng pagkain na pinakain ng demonyo, kailanman hindi ka lalapit sa Diyos. Mawawalay ka na sa Diyos. Pagpahanggang-hanggang kailanman. Yun ang ayaw mangyari sa iyo ng Diyos. 1 Corinto 12:2, sa 12 na tayo. Saan ba ko? 11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Sino sa inyo naniniwala ang espiritu ni Kristo na sa inyo pag tinanggap niyo si Kristo? Kapag tinanggap mo si Kristo, ang Diyos mismo na kanyang ama na lagi silang magkasama ay kasama mo rin. Niwala kayo pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo rin ang kanyang ama. Bakit lagi silang magkasama? Basahin natin ang aklat ng John, 1. John chapter 15, sayang mo rod. Ako, John chapter 14, verse 15. Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, sabi ni Jesus, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang bigyan niya tayo ng isa pang patnubay na magiging kasama natin magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan, Spirit of Truth. Kanina, Espiritong banal, no? Banal na Espiritu. Ngayon, Espiritu ng katotohanan.
na hindi matanggap na sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala na sanlibutan, ngunit siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatili sa inyo. 23, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at ang aking ama at ako, kami ay pupunta at mananahan sa kanya. Sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Ang tinanggap nyo ay Espiritu ni Kristo. Masama ba ang Espiritu ng Panginoon o mabuti? Holy. Espiritu ng Ama. Masama ba ang Espiritu ng Ama? Mabuti. Holy. Kaya ang tawag sa kanila, Holy Spirit. Ang Espiritu na naririyan sa atin, ang tawag ng mga tao, ng mga reliyoso, Holy Spirit. Banal na Espiritu. Diyan sila nagtatalo-talo. Ay, wala pa sa iyo ang banal na Espiritu. Lika, babaptize ka namin ng banal na Espiritu. Ang isa sa regalo ng Espiritu Santo ay ang kakayanan na magsalita sa iba-ibang wika. Isa yon, pero hindi lahat pinagkalawa ba nun? Sabi ni Apostol Pablo, kung walang magpapaliwanag sa inyo ng regalong ito ng Diyos, yung speaking in tongues na tinatawag, huwag nyo na yan sabihin sa loob ng iglesia. Doon na lang sa bahay. Nalabasan nyo na yan? Okay. Sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay natin. Taas ulit ang kamay ng tumanggap kay Kristo. Huwag nyo kakalimutan, ang Espiritu Santo nandiyan sa loob ng inyong katawan. Sila'y naninirahan sa inyong katawan. Huwag nyo yung kakalimutan. Pag kinalimutan nyo yan, nakita nyo yung katawan nyo, gagawa ng masama yan. Huwag nyo kakalimutan sa isip nyo na ang Espiritong mabuti nandidiyan nakatira sa inyong katawan. Tayo ang katawan ni Kristo. Habang wala pa siya ngayon. Sipin mo, katawan ni Kristo, nanonood ka ng porno, no? Kaya naman kay Lord, no? Ay, hindi naman yung alam ng Diyos. Ano yung binasa natin kanina? Walang nakakaalam ng pag-iisip ng tao. Hindi mo pa nga ginagawa, eh. Iniisip mo pa nga lang. May nakakaalam na. Sino nga nakakaalam? Ang iyong Espiritu na kasama ng Espiritu ni Kristo, na kasama ng Diyos. Kaya wala tayong maililihim sa Diyos. Alam ng Diyos, ang Panginoon, pag umarap ka sa Panginoon, sasabihin niya kung ano iniisip mo. Kaya nabasa niya na sa Bible, ang Panginoon, maraming tao. Alam niya kung anong iniisip. Hindi na kailangan siya tanungin. Alam niya lahat ng laman ng isip ng tao. Bakit? Siya ay Espiritu. Yung Espiritu niya, Espiritu ng Diyos, Espiritu ng tao. Konektado yan. Hindi na yan mamamatay. Kaya sinabi ni Jesus, ang naniniwala na nanampalataya sa akin, sabi ni Jesus, kahit mamatay ang iyong pisikal na katawan, ikaw ay aking muling bubuhayin. Lutuhin niya pagpabalik niya. At sino mang nananampalataya sa akin, sabi ni Jesus, ang kanyang Espiritu, kaluluwa, kailanman hindi ka na mamamatay. Hindi ka na, hindi yan makakaranas ng kamatayan. Ang binabanggit na kamatayan sa Bible ng kaluluwa at Espiritu ay ang pagkawalay-walay sa Diyos magpakailan-kailanman. Kapag ikaw ay naniwala sa doktrina ng demonyo na ang daigdig ay hindi nilikha ng Diyos, hindi nilikha sa pamamagitan ni Kristo, hindi ka na mapapasama sa Diyos. Mahihiwalay ka na magpakailan-kailanman. Kapag ang isang tao hindi naniwala na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi ako si Kristo, halimbawa ko lang, hindi ka na makakasama ng Kristo kahit kailanman. Ang naniwala ka sa turo ng demonyo na ang mga tao galing sa unggoy, gagawa ka na ng kasamaan sa mundong ito. Pero magiging mapagmahal ka sa nature kasi galing ka sa unggoy. At tanong mo yung mga nature lover, mga atheist karamihan dyan. Hindi naniniwala sa Diyos. Tawag itis. Itis nga ba yun? Iba-iba pa. Amen! May natututunan tayo? Okay? Sabi ni Jesus,
Natapasan niyo yung sinabi ng Panginoon sa Revelation? Ako ang simula. No? Sinasabi ng Panginoon sa Revelation. Sa langit, noong ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay, sinasabi ni Jesus, ako ang simula, ako ang Alpha. Ako ang Omega. Alpha. No? Parang RCPJC, oh. Diyan galing yung ng RCPJC, eh. Alpha, Omega. Sabi ni Jesus, ako ang simula. Bakit? Doon sa langit, si Jesus ay salita lang, hindi pa siya nagkakatawang tao. Ako rin, sabi ni Jesus, ang wakas. Diwala kayo, ang Panginoon. May natutunan tayo? Okay, tutuloy ko lang. Unang Korinto 2:12. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Maraming tao, hindi niya alam, may mga kaloob siya galing sa Diyos. Alam niyo ang kamay niyo, taas niyo ang kamay niyo. Taas niyo ang kamay niyo, ha? Ang isa sa kaloob ng Diyos sa atin na dapat malaman natin, ang kamay na yan, may kapangyarihan niya. Meron niyo ang kapangyarihan, pero lang gaano kalaking kapangyarihan, hindi kayang sumati ng kapangyarihan. Napakalaking kapangyarihan na kailangan ninyong malaman. Pag may sakit kang anak ko, may sakit ka, kahit ikaw may sakit ka, patong mo yung kamay mo na yan. Makakatipid ka sa ligit sa ano, makakatipid ka sa gamot, makakatipid ka sa operasyon, makakatipid ka sa, makakatipid ka ng pera. Mga anak mo, patong mo. Sabi ni Jesus, gagaling ang mga may sakit. Pero alam, paano mo hindi gumaling? Eh wala ka na ron, kasi si Jesus na nagsalita nun eh. Ako dami nang gumaling, kamayin ako na to. Nanay ko, anak ko, asawa ko, pag pinatong ko to, gumagaling. Marami pang tao, pag pinatong ko, gumagaling. Nakakalibre ako sa ospital. Eh commission nga lang, dahil marami ng pera, mga anak ko, gusto ko pumunta sa ospital. O sige, punta ka. Pero kung ako lang, patong mo lang kami ko sa'yo. Bakit? Pangako yun ng Panginoon natin. Sa lahat ng taong tumanggap kay Kristo, binigyan tayo ng kapangyarihan. May natutunan tayo? Yan ang mga revelation na dapat nating malaman. Ang Panginoong Jesus ang natuturo niya ngayon sa atin. Nire-reveal niya sa, kanya, sa atin ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa atin. 12:13 Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Hindi ako nangangaral ng mga inaral ko galing sa mga school, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang mga pinapahayag namin ang mga katotohanan ng espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sino may Espiritu ni Kristo? Para sa ating niyang mga revelation na yan. Sapagkat, 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu Santo ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila'y kahangalan ang mga iyon at hindi nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawa lamang sa paraang espiritual. 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Amen. Kaya malimit, kapag yung tao tinawag ng Diyos, mangaral, yung mga taong hindi kinararoonan ng Espiritu ng Diyos, hindi siya maunawaan, inaawa yan. Ay, kulto yan. Kulto yan. Isa ganyan, naku, kung ano-ano pinapag... Kulto yan, sa demonyo yan. Alam niyo ba ang Panginoon nung nangaral? Kasama niya ang Diyos. Nung nangaral ang Panginoon, sabi sa kanya ng mga tao, sinasapian niya ng demonyo. Jesus, sinasapian niya ng demonyo. Hindi siya nauunawaan ng mga tao. Kaya malimit siya, gusto patayin ng mga tao. Bakit? Ang isang tao, wala ang Espiritu ng Diyos, wala ang Espiritu ni Kristo, hindi niya mauunawa ang isang tao kinaroroonan ng Espiritu ni Kristo. Maliban na siya'y maniwala, sumampalataya, doon sa lumikha sa lahat ng bagay
nalagkataw ang tao, Amen. Sumampalataya, tumanggap. Ba, meron pa tayong isang verse eh. Anong sabi? Para sa atin, iisa lamang ang Diyos. Anong verse yun, Rod? Nakalimutan ko na yun. Kahit na may sinasabing mga Diyos, ngunit para sa mga tumanggap kay Kristo, iisa lamang ang Diyos. Anong verse yun, Rod? Nakalimutan. Ang lumikha sa lahat ng bagay. Bakit natin inuulit-ulit yan? Sapagkat yan ay isang napakahalagang bagay na hindi natin dapat nalilimutan. Hindi lamang pangmahal na araw yan. Subalit, para sa atin, natin mo nga yung Rod, basahin natin. 1 Corinthians 8:6. 1 Corinthians 8:6, basahin mo Rod. 12:6, basahin mo yung asawa ko, tagabasa ko yan eh. Basahin mo yan para, oh, basahin mo bilis. Yan ang aking tagabasang malupit. Subalit para sa atin. Subalit para sa atin ang mga tumanggap na ng pala kay Kristo. Ay iisa lamang. Iisa lamang. Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Ama na lumikha. Ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay. At tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Tayo mga sumampalataya ngayon ay nabubuhay para sa Ama. Iisa ang Panginoon. Iisa ang Panginoon. Si Jesus Kristo. Si Jesus! At sa pamamagitan niya ay nilikha niya ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din ni Jesus, nabubuhay tayo. Sustains the life you have now. Spiritual life. Pero pa yung masunod ah. Di pa yung tapos. Subalit hindi lahat ay nakakaroon. Okay na, okay na Rod. Okay na Rod. Subalit para sa atin na naririto ngayon na tumanggap kay Kristo. Kaya alam ko, hindi lahat tayo tumanggap kay Kristo. Hindi yan kaya unawain ng isang taong hindi tumanggap kay Kristo. Subalit, para kay Kuya Edwin na tumanggap kay Kristo, naunawaan niya ni Kuya Edwin, naunawaan mo kay Edwin yung ating pinag-uusapan. Sino ang nakikilala natin ngayon? Si Kristo at yung kanyang Ama. Subalit, para sa atin, na mga sumampalataya kay Kristo na nagkatawang tao, isa lang mga Diyos. Ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Isa lamang ang Panginoon, si Jesus. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din ni Jesus ay nabubuhay tayo. Amen. Si Jesus ang nagsusustain ng ating buhay. Siya ang dahilan bakit tayo nabubuhay ngayon. Okay, natapusin ko yung verse ko kaninang isa. 14, 15, nauunawaan ng tao ng tataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sinong nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sinong makakapagpayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Alam nyo ba, ng Espiritu natin, kasama ng Espiritu ni Kristo, silang dalawa'y nag-uusap. Sila, ang Espiritu ni Kristo na nandiyan dyan sa katawang yan, yan ang nag-i-impluensya sa isang tao para siya maging mabuti. Gumawa ng mabuti. Pag tinanggap mo si Kristo ngayon, ang tingin sa iyo ngayon ng Diyos, ikaw ay righteous. Righteous man, kahit wala ka pang ginagawang kahit ano. Pero kapag yan ay gumalaw na yung paa niyan, gagabayan na yan na ngayon ng Espiritong mabuti para ikaw ay lumayo sa kasamaan. At ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay sumunod sa kautusan ni Kristo na magmahal ng iyong kapwa na hindi ka mahal-mahal. Kung pag kumamahalin niya, walang yan yan eh. Kung walang yan, kaya ginagawa niyan. Kung wala ang utos ni Kristo, hindi tayo magmamahal. May natututunan tayo? John 29, Marcos 12:25. Pakibasa.
25. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moses sa kasaysayan ng pagliliyab na mababang tao? Okay na. Alam niyo ba, nasa muling pagkabuhay, hindi na tayo mag-aasawa. Ano ngayon ang mangyayari sa asawa natin? Kung tayo ay namatay na at muli tayong nabuhay, ang relasyon natin, magkakapatid na kay Kristo. Alam niyo ba na ang mga anghel, wala silang sexual identity, walang babae. Pag sinabing anghel, kaya huwag kayong maniniwala yung mga nabubuntis ng anghel. Kaya hindi anghel ang bubuntis daw. Tao yun ang sinasabihan ng demonyo. Kasi may doktrina na yung mga anghel eh, nare-rape ng tao eh. Huwag kayong maniniwala rin. Ang espiritu, one-third ng angel nandiyan, nilikha ng Diyos. Walang hindi nilikha kundi ang salita lang. Walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan ng salita kasama ang mga anghel. Ang mga anghel yan ay hindi nanganganak katulad ng mga tao. Tulad natin, mag-asawa tayo, mag-anganak. Ang anghel hindi. Ang anghel ay nilikha ng Diyos sa salita lamang. Kaya kahit ang 100% ng mga anghel ay magrebelde sa Diyos, kayang lumikha ng Diyos kahit 3,000% ng bilang ng mga anghel na nagre-rebelde sa Diyos. Amen? Kaya nang ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa, bago siya umakyat, ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot. Ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, Roland, mangaral ka. Sabihin mo ang tungkol sa mga lihim ng demonyo at i-reveal mo ang mga revelation na dapat ipahayag sa mga tao. Maraming tao, takot na takot sa demonyo. Takot na takot sa kamatayan. Lahat ng tao mamamatay. Una-una lang. Hindi ko lang alam kung sino mauna sa atin ngayon. Baka pang nagturo ako, sumunod na naman eh. Hindi siguro si Lay, no? Lay, no? Matagal ka pa, no? Hindi rin siguro si Sian, no? Hindi rin naman siguro si Rod, no, Rod? Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay pakinabang. Sabi ni Pablo, kung wala na akong gagawin sa mundo ito, Panginoon, kunin mo na ako. Pakinabang yun sa akin. Amen! O sige, tayo na tayo lahat. May natutunan ba tayo tungkol kay Kristo? Ito naman ang pinakapuso ng pangangaral. Makilala natin si Kristo. Wala nang iba. At ngayong umaga, kung nais mong maging anak ng Diyos, napakasimple. Maniniwala ka lang, walang bayad. Mananampalataya. Tatanggapin si Jesus bilang Panginoon. Mapapasukin sa ating puso. Kaya kung hindi ka pala kakatiyak na ikaw ay katipan ng Diyos, sabihin mo, Panginoon Jesus, ako po ay iyong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Ako po ay naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang salita na lumikha sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ang salita ay nalalumikha. Mula ngayon, ay naniniwala ng nananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang manunubos. Tinatanggap ko si Jesus na aking Panginoon. Pumasok ako sa aming puso ngayon. At salamat po mula ngayon, ako ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, gagawin ko ang mga dapat gawain. Ang mga dapat gawain bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos at hindi anak ng diablo. Hindi anak ng diablo. Ako ay gagawa ng mabuti. Salamat po Ama. Salamat po Ama sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa